Wala ng buhay nang makita ng mga kaanak si Pedro Aquino sa loob ng kanyang kubo sa barangay Makayog, Mangaldan, Pangasinan. Lunes ng umaga, nang makita siyang may laslas sa kamay at may saksak sa braso. Wala na ring laman ang kanyang pitaka. Ang itinuturong suspect ng mga kaanak ng biktima, ang 10 taong gulang na batang lalaking nagsisilbing taga-alaga ng biktima. Yung bata, pinunta namin yung bahay ng bata, wala roon. Pati yung damit niya, nasuot-suot niya, tinignan namin may dugo. Kaya yung bata ang number one na suspect namin. Ayon sa mga kaanak ng biktima, ang bata ang huling nakasama nito. Pero ayon sa investigasyon ng Mangaldan Police, lumalabas na posibleng inutusan ng biktima ang bata na gawin ang krimen. Ilang beses na raw kasing nagtangkang magpakamatay si Aquino. 3 taon na kasi itong baldado. Originally, yung bata inutusan niya na paki-slash yung kanya, kamay niya. So, siyempre bata yun eh. Ano? At age of 10, inosyente pa yan. Hindi niya alam ang ginagawa niya. So, kung ano yung inuutos ng biktima, sinusunod niya. Pero hindi kumbinsido ang mga kaanak ng biktima. Kahit ganun yun, eh, talagang gusto pa nga rin niyang mabuhay. Kaya hindi ako naniniwalang ganun na papapatay niya yung sarili niya. Pag nasasaktan yung kapatid ko, matagal nang bedridden yun. Sumisigaw, sumihingi ng saklulo. Tulungan niyo ako, sabi niya. Pansamantalang ibinalik ang bata sa kustudiya ng kanyang magulang. I-coordinate namin sa MSWD namin dito, ano, for counseling. Ano.